So ating pumasahin ang kanyang salita sa gabi nito. Ang buksan po natin ating dalang Biblia. Sa Ebanghelyo ng Panginoon ay kay San Juan. So John chapter 21, mula po sa verse 1 hanggang sa verse 14. So ating po munang babasahin ito sa wikang Banyaga. Afterward, Jesus appeared again to his disciples by the Sea of Galilee. It happened this way. Simon Peter, Thomas, also known as Didymus, Nathanael from Cana in Galilee, the sons of Zebedee, and two other disciples were together. "I am going out to fish," Simon Peter told them. And they said, "We'll go with you." So they went out and got into the boat, but that night they caught nothing. Early in the morning, Jesus stood on the shore, but the disciples did not realize that it was Jesus. He called out to them, "Friends, haven't you any fish?" "No," they answered. He said, "Throw your net on the right side of the boat, and you will find some." When they did, they were unable to haul the net in because of the large number of fish. Then the disciple whom Jesus loved said to Peter, "It is the Lord." As soon as Simon Peter heard him say, "It is the Lord," he wrapped his outer garment around him, for he had taken it off, and jumped into the water. The other disciples followed in the boat, towing the net full of fish, for they were not far from the shore, about 100 yards. When they landed, they saw a fire of burning coals there with fish on it, and some bread. Jesus said to them, "Bring some of the fish you have just caught." So Simon Peter climbed back into the boat and dragged the net ashore. It was full of large fish, 153. But even with so many, the net was not torn. Jesus said to them, "Come and have breakfast." None of the disciples dared ask him, "Who are you?" They knew it was the Lord. Jesus came, took the bread and gave it to them, and did the same with the fish. This was now the third time Jesus appeared to his disciples after he was raised from the dead. Pagkatapos nito, muling nagpakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang nangyari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinatawag na Kambal, Nathanael na taga Cana sa Galilea, at ang mga anak ni Zebedeo at dalawa pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Nangingisda ako." "Sasama kami," sabi nila. Umalis nga sila at sumakay sa isang bangka. Magdamag silang ng isda, subalit wala silang nahuli. Nang mag-uumaga na, tumayo si Jesus sa pangpang, ngunit siya'y hindi nila nakilala. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," sagot nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo," sabi ni Jesus. Inihulog na nila ang lambat at nang hilahin nila ito ay hindi nila makaya sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon iyon." Nang marinig ni Simon Pedro na ang Panginoon iyon, nagsuot siya ng damit dahil nakahubad siya noon at saka lumusong sa tubig. Dumating sa pampang ang kasama niyang mga alagad, sakay ng bangka at hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong malayo sa pampang, mga 90 metro lamang. Pagkaaho nila sa pampang, nakakita sila roon ng isdang iniihaw sa nagbabagang uli at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda. 153, lahat ang nahuli nila. Hindi nasira ang lambat kahit ganoon karami ang mga isda. "Hali kayo at mag-agahan kayo," sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay hindi nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus,
kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila. Ganoon din ang kanyang ginawa sa isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Mga minamahal kong kapatid at magulang sa pananampalataya, ito po ang mabuting balita ng Panginoon. Palakpakan mo rin natin siya ng isa. Kamusta na po mga anak ng ating Panginoon? Praise God! I am blessed, happy and prosperous talaga! Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marahal, pabasa sa pag-ibig, malaya, kaya pa kalooban, mahihawa at matagumpas! Praise the Lord! Palakpakan mo rin natin siya ng isa. Yung mga pinagpala tayo ngayon po. Amen. Sige po, lang tayo ay makakaupo na sa presensya ng ating Panginoon. Ayan. So tayo po ay magtutuloy-tuloy na, no? But before that, kaya nyo po muna na aking po munang batiin ang ating mga kapatiran, ano po, na walang sawang nakikisa sa atin sa pakikinig at pagninilay ng mabuting balita ng Diyos. So dito po sa Macau ay gabi, kaya binabati ko po kayo ng mapagpalang gabi. Ano? So kung anong oras mo po dyan, ay mapagpalang araw po sa inyo. At samahan niyo po kami, ano? Stay put lang po kayo dyan. Samahan niyo po kami sa pagninilay ng mabuting balita ng ating Panginoon para sa araw po na ito. So alam niyo, no? Kagabi, nagkaroon po kami ng meeting. Ano po? Kami mga Marsolo preachers, kasama yung gospel choir, kasama yung mga choir and band, ano po? Pati yung mga lingkod ng ating pong Panginoon, ano? So, doon po rin kami nagkita-kita, mga kapwa ko lingkod, mga kapwa ko preachers, mga naka-assign sa province, mga naka-assign din sa ibang bansa. So, isa sa mga bagay na napag-usapan po namin kagabi ay, sabi nga, ano, ang buhay ng tao ay walang certainty. Ano, dahil lumakailan na lamang, nabalitaan po natin, ano, siguro kilala niyo naman si Father Samson Patag, ano? At napakaganda din ang kanyang testimony sa kanyang buhay, pero despite despite ng pagiging lingkod ng ating Panginoon, darating talaga ang time, lahat tayo haharap sa ating Panginoon. Ano po, kahit gano'ng kakabait o kahit gano'ng kakasama, darating ang panahon, nahaharapin muli natin ang ating pong Panginoon. Ano po? So sabi nga, mapapalad tayo mga nandito pa dahil marami tayong pagkakataon pa na kamustahin yung ating mga minamahal sa buhay. Marami tayong pagkakataon pa na kamustahin yung mga taong malalapit sa ating pong mga puso. Ano? So isa yun sa mga napag-usapan namin kagabi dahil nakakalimutan na siguro natin ano dahil naka-lockdown sa Pilipinas, ano? The only way that we can communicate to each other ay sa pamamagitan ng pagtawa. Tawag sa cellphone, sa messenger, pag-chat, yung video chat, ano po. So, ipinalala nga po sa amin, ano, na kapag ka may taong sumagi sa isipan mo, huwag ka mag-hesitate na i-message yung tao yun. Huwag ka mag-hesitate na tawagin yung tao yun. Dahil baka hindi mo alam, ikaw yung ginagamit ng Lord. Para yung taong yun, mabuhay at ulit ng loob. Ano, kasi sa panahon ng pandemya ngayon, alam naman po natin na matindi ang emotional distress na naidudulot po nito. Lalong-lalo na doon sa mga tao apektado ng COVID. Doon sa mga tao nahawahan ng COVID. Kasi imagine, you're dealing with problem with your health in isolation. Mag-isa kang hinaharap yun. Ano po? So, sabi nga nung kasamahan ko po, ano, na naka-assign sa Japan dahil nag-positive din siya talaga, ano, naramdaman niya yung epekto ng COVID sa kanyang katawan. Sabi niya, nandun yung fear sa kanya. Nagkaroon siya ng anxiety, nandun yung fear sa kanya na baka umuwi ako ng Pinas, abo na ako. Ano? So nandun yung fear sa kanya. Pero ang sabi nga niya, nakatulong sa kanya yung pangungusta namin bilang mga kasamahan niyang lingkod. Na nalalaman niya na kahit isolated siya, mag-isa siya sa kanyang pinagdadaanan, ay hindi siya talagang nag-iisa, kundi narito kami na nanalangin para sa kanya. Ano? So ito yung magandang mensahe na natanggap ko mula sa meeting namin kagabi, no? Na although kahit okay ka man, sa kung saan lugar ka naroroon, huwag kang makakalimot na makagusta. Ano, lalo na sa panahon ngayon, ano po, na mayroong pandemya. So, naibahagi ko lang naman, ano, dahil totoo naman, with your brothers and sisters, hindi natin alam na baka yung isa sa pinakamamahal natin sa buhay ay may hinaharap na struggle na wala lang siyang mapagsabihan. Ano po, so maganda na tayo yung maging tao na magiging Kristo para sa Kanya. Ano po, natutulog sa Kanya, nalalapit po sa Kanya. Amen po ba? Amen. Ayan. So, for tonight, my dear brothers and sisters, ito po yung ating pagninilayan. Ano po? Pakibasa po. Si Lord yun. Si Lord yun. Ano po? So, ano yan? Tandang panamdam. Ano po? So, ano ba yung tandang panamdam sa English? Exclamation point. Wow, ganun nila mag-English yan. Tandang panamdam po, exclamation point. So, sinabi natin, si Lord yun.
So that is an expression that sometimes we realize na kapag may biglang blessing na dumating sa atin, ay si Lord yung kumilos din. Tama po ba? Naranasan po ba natin yan? Amen. Minsan, may mga taong darating sa ating mga buhay na magpapaunawa sa atin na ito pala yung nangyari ay pagpapala pala ni Lord. Si Lord yun. Yes, si Lord ang kumilos ang pagkakataon na yun. Noon, may mga pagkakataon din na sobrang hirap ng atin itong mga buhay na ating pinagdadaanan. And then suddenly, may biglang blessing na dadating. Na napapawi ng kalungkutan natin. Papawi ng kapigatian na yun. Marirealize na lang natin, ay si Lord yun. Si Lord ang kumilos sa pagkakataon na yun. Hindi po ba nakakatuwa na ma-realize at maunawaan natin na sa mga pagkakataon na sobrang kailangan natin ng tutulong sa atin, kumikilos ang Diyos sa hindi natin alam na pamamaraan. Yes. Tama po ba? So, totoo nga po, no, that God moves in mysterious ways. Yes. So, sometimes, gumagamit si Lord ng tao. Sometimes, gumagamit si Lord ng pangyayari para maipaunawa sa atin na hindi tayo nag-iisa. May katulong at may kasama tayo. Sometimes, gumagamit ang Diyos ng mga bagay-bagay para maipaalala sa atin na anak, hindi ka nag-iisa, kasama mo ako. Yes. And I am more than willing to provide whatever you needed. Thank you, Lord. Sino po dito ang walang pangangailangan, taas ang kamay? Lahat tayo yung pangangailangan. Amen po? And sometimes, kapag sobrang bibig tayo, hindi natin alam kung saan at kanino tayo lalaki. Hey, Lord. Tama po ba? Minsan hindi natin alam kung sino nga bang tao makakatulong sa atin, pero dahil sa ating pong pananampalataya, sa ating pong Panginoon, sa ating pagtitiwala sa Kanya, nakikita natin na unti-unti dumadating yung kanyang tulong. Minsan kahit tayo hindi tayo lumapit sa tao, pero kapag lumapit tayo sa ating Panginoon, dumarating na lang yung mga blessings na ating pong kinakailangan. Amen. Amen po ba? So, sa ebanghelyo pong ito, no, na ating pong binasa, ito po yung pangatlong beses na nagpakita ang Panginoon sa kanyang mga alagad after niyang muling mabuhay. So, ipinapakita po ng ebanghelyo ito na ang ating pong Panginoon, kumikilos siya sa ating mga buhay, tinakatagpo niya ang ating pangangailangan upang ipakita sa atin na talagang buhay siya sa ating buhay. Amen. Amen po ba? Yes. Harap ka sa katabi mo. Sabi mo sa kanya, kapatid. Ang Diyos. Buhay. Sa buhay mo. Kaya dapat. Iba tayong buhay. Amen po ba? Amen. Please say buhay, alive. Amen. Ano po, alive. Ano po, dahil buhay ang ating pong Panginoon. So, balikan po natin ano, yung ating pong binasa. So sabi po dito, umalis nga sila at sumakay sa isang bangka. Magdamag silang ng isda, subalit wala silang nahuli. Nang mag-uumaga na, tumayo si Jesus sa pampang, ngunit siya ay hindi nila nakilala. Sinabi niya, mga anak, mayroon pa kayong huli? Wala po, sagot nila. Ihulog ninyo ang lamban sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo. Sabi ni Jesus, inihulog nga nila ang lambat at nang hilahin nila ito ay hindi nila makaya sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, ang Panginoon yun. Amen. Ano po? So sino po ang nakarecognize sa gospel ito, no? Sino ang nakarecognize na yung taong nagmuto sa kanila ay ating Panginoon? Wala po yung pangunin si John the Beloved. Si John the Beloved po ang nakarealize na yung taong tumulong sa kanila ay nagmuto sa kanila ay that was Jesus. That was the Lord. Remember, na isa si St. John the Beloved, ano po, na nakatayo sa paanan ng krus bago mamatay ang ating pong Panginoon. So ito po yung magandang mapagnilayan ng bawat isa po sa atin, ano? Dahil ito po yung mensahe ng mabuting balita na ating pinaginilayan. Yung pagiging Jehovah Jireh ng Panginoon. Ano po yung sabihin Jehovah Jireh? God who will provide. God who provides. Ano po? So, God will provide. So, we have witnessed in the gospel na sa loob ng buong magdamag na pangingisda ng mga alagad, wala silang namin. But upon seeing Jesus in the morning, hindi man nila na-realize na that was Jesus. Inutusan sila, ngunit sumunod sila. Ano po? Dito nila nakita na sa pagsunod, nandun talaga yung pagpapala. Nakahuli sila ng napakaraming isda. So, sabi nga sa account, ano, 153 na isda. So sabi po ng mga Bible scholars, ang magandang kahulugan po nito, no, na bilang tayo ay tinawag ng Panginoon, kanyang mga lingkod, bahagi tayo ng misyon ng ating pong Panginoon. Kaysa tayo sa misyon ng ating Panginoon, at tayo po ay tinawag niya upang maging mamamalakaya ng mga tao. Teachers of men. Amen po ba? Teachers of men. So bilang mamamalakaya ng mga tao, layunin po natin na tayo din ay sa pamamagitan ng ating sariling pamamaraan. Magamit ng Panginoon ang ating buhay para makapagdala ng kaluluwa sa kanyang harapan. Amen. Amen po ba? Amen.
makapagdala ng kaluluwa sa kanyang harapan, makatulong sa tao na sila'y makapagbalik loob sa ating pong Panginoon.